So ayun guys, welcome back again sa YouTube channel. So ayun guys, ito nag-extend ulit ako ng 10 days. So more than 25 days na ako. Pag natapos ko yung 10 days, so magiging 25 days na. So ngayon, 3 days ago, na schedule ako for swab test. And then, ayun, medyo may nakita ang virus, kasi makatay yung lalamunan ko. Alam mo naman ang swab test, pag once na mabilis makadetect, kahit sample lang normal, virus pa rin yan eh. Tapos ubo na normal, yun nakita na ko ng virus. Kaya instead na flight ko sana kinabukasan ng gabi, ayun, na-cancel dahil na POM ako, so person under monitoring. Ayun, so pinadala na ko ng gamot. So ito yun guys. So healthcare cake pinadala sa akin, isang box. So may alcohol ako, and then temperature, oxygen monitoring, oxygen sa katawan mo, and then nasal spray para sa ilong yan, and then bactidol, so pangangati. So ito yung ginagamit ko. And then umiinom din ako ng rubitosin kahit nga wala akong ubo, para at least sure ball. Pinadala ako ng vitamins, diatabs, yan, and then ito, ito mga vitamins yan, ito face mask, biogesic, tapos prutas, apat yan, so dalawa na lang. Coffee, sky flakes, and then tuna. Tapos ito naman yung monitoring sheet. Temperature, minomonitor ko yung temperature. So normal naman, hindi naman ako nilalagnat. And then oxygen. Kailangan kasi, ang oxygen is normal is 95 pataas. Normal pataas ang oxygen. So ang oxygen ko is 96, 97. Hindi na ako bumababa ng ito siya. Yan ang paggamit niyan. Yan. Yan, yung kulay green na yan is heartbeat mo yan. Yung sa taas, yun ang kukunin mo yung yung oxygen mo. Ay, 94 lang siya. So yun lang guys. Every ang pagmonitor niya is so ang pagmonitor lang nito every AM, noon at saka PM. Yan, ganito rin yung temperature umaga at saka hapon. So ito guys, nakatatlong gamit na ako, tatlong araw na ako gumagamit nito. So ang paggamit nito is umaga at saka gabi. Yan. So dalawang dalawang spray lang sa ilong mo. Ito yung tignan mo. Yan. Ayun. Yun, tapos ito guys, bactidol. 'Di ba nangangati yung lalamunan ko? So paggamit ko tong yung gargle, medyo nawala siya. Effective nga siya, effective. So mga pangatlong araw ko na 'to ginagamit. So ang ko nito, paggamit ko sa umaga at saka hapon. 'Yan. So ito guys, kung paano gamitin 'to. 'Yan.
So yun guys, so alam niyo na kung paano gamitin yung bakidol. So yun, nakita ko sa inyo. yung ginamit ko yun, yun nga, nawala na yung kate sa lalamunan ko. Maganda yung ano, yung kailangan basahin mo yung procedure nito kung paano gamitin. So andito yan, dito sa ano nakalagay. Yan. Tapos ito namang salinas, nasal spray. Yun, maganda rin to kasi nga, nililinisan niya yung ilong mo, antibacteria, then dinadry niya, walang side effect. Kasi pag in-spray mo siya, hanggang dyan lang. Hindi yung iniinom mo pa, siyempre may side effect yung mga iniinom, dadaan sa mga kidney, sa mga liver, sa dugo. Yan, ito, wala, dyan lang sa ano. So mas maganda gamitin to pag was na sa mga sinus, yun. May mga allergies. So mas maganda rin basahin mo yung procedure nito. Yan. Meron din dito sa box niya. Yan. Dito lahat yan. Yan. Sign mo lang. Sa mga ano, sa mga mercury, sa mga drugstore, bibili mo to. Kahit walang ano, kahit walang prescription ng doktor. Yan, tapos bumili, binigyan din ako ng ano, Robitussin. Kahit wala akong ubo, umiinom din ako nito kasi nga, siyempre, ano rin to eh, anti-tussive expectorant. So, antibacteria din to sa ano. Yan. Para yung, ano mo, medyo guminawa. Para sigurado na wala talagang ano. Mas maganda uminom pa ng vitamins. And then, exercise tuwing umaga. Yun, yun sa akin eh. Wala naman ako naramdaman. Kati lang naman yung lalamunan ko eh. Yun lang nakita talaga. So yan, ito guys, Robitussin. May procedure rin to. So, under 6 years old, so 1.5 teaspoon lang. So, 6 to under to 12 years old, yun, isang teaspoon ang gamit. Every 6 hours, ganun din yung ano, yung 2 years old hanggang 6 years old na bata. Then 12 years old to adult, yun, 10 ml, so dalawang teaspoon every 6 hours. Yan. Yan, basahin mo lang to. So yun lang guys, mapapayo ko lang, safe. Always gamit ng face mask, face shield, always magamit ng ano, alcohol. Yan, kailangan natin yan, kailangan distancing din sa mga matataong lugar. Mas maganda huwag nang labas ng labas, mag-stay ka na lang sa bahay. And kung bibili man, so kailangan ano lang ang safety ka sa sarili mo, walang gamit ka kung ano mga ano. Mas maganda mag vitamins. So yun lang guys, hanggang dito na lang. Kung sino man hindi pa nakapag-subscribe sa channel ko, please subscribe and likes, updated kayo sa mga videos ko. So yun lang guys, paalam, hanggang dito na lang, bye.